anong sekreto sa di napapagod gumawa ng content? Hindi ko alam kung may mga pinagdadaanan ba ang mga nag-comment, guys, at mga parang sawi sa pag-ibig, pero... Hello guys, so welcome back to my channel. So for today's video guys is gagawa tayo ng isang mukbang. So hindi naman talaga siya maraming pagkain guys. So kakainin ko lang yung binigay sa akin kahapon nung teacher ko guys. So shoutout nga pala kay Ma'am Evangeline Batalena. So siya yung nagbigay nung eto guys, yung tteokbokki guys. So ayan siya. So ipapakita ko na lang yung video dyan guys. So kasi nirehit ko na to guys. So ayan yung itsura niya. So, yan yung tteokbokki, guys. So, it is a Korean food. So, yan siya. So, actually, hindi ko pa to talaga natitikman. So, first time ko na matitikman ko to. And, sa pagtikim ko or sa pagkain ko nito, guys, magsasagot din tayo ng ilang mga questions nyo. Guys, nag-post ako nung isang araw sa Facebook ko ng Q&A, guys. So, nagtanong kayo doon, nag-comment kayo. So, now is the best time to answer your questions. So, if you guys are curious and interested on what's my answer, then please keep on watching. So, yun na nga, guys. So, ito na siya. So, meron din pinadala si Ma'am Banji ng chopsticks. Actually, hindi ako marunong gumamit ng chopsticks, guys. So, paano ba ito? So, ayan siya. So, ganito ba siya? I'm not sure. Mahirap siya. Hindi ako sanay. So, kaya meron ako dito ang kutsara, guys. So, let's begin. So, ayan. Hindi ko sure kung paano gamitin siya, guys. So, ayan. Tikman na natin. Madulas siya. Or talagang hindi lang ako marunong gumamit. So, tikman na natin, guys. Ayan. Masarap siya guys. Hindi ko alam kung ano to. Parang alam ko, parang rice siya. Stir fry rice, ganun. Ito oh guys. So ayan siya. Ayan. Ayan yung itsura niya. Sarap. So, sa mga gustong bumili ng mga ganito, guys, or naghahanap kayo ng iba't ibang mga mabibili online, guys, since uso na yung mga online shop ngayon, guys, dahil nga quarantine, and mas convenient para sa ating mga na nasa bahay lang, merong online shop si Ma'am Evangeline Batalena. So, ilalagay ko na lang yung Facebook niya dyan, guys. Pwede nyo siyang i-PM para sa mga taga-Calamba, Laguna, guys. Nagde-deliver po siya. Talagang i-deliver niya yung order nyo kung saan man kayo nakatira, guys. So, ayun, guys. I-PM nyo po siya. Marami siyang binibenta. Alam ko magugustuhan niyo yung mga binibenta niya, guys. So, i-PM nyo lang si Ma'am Banji. So, ayan na nga, guys. So, ito na siya. So, ito naman. Tikman naman natin itong mahaba na. Ayan. Ayan siya, guys. So, ayan. Let's see. Masarap siya, guys. Hindi siya maanghang, guys, ha. Akala ko nung una maanghang siya kasi pula yung ano niya. Parang sauce, ganun. Pero hindi siya maanghang. Masarap siya. Sobra. So, let's start doon sa mga questions na kinoment nyo on Facebook, guys. So, first question about to sa YouTube. From Grace Cabrera, anong sekreto sa di napapagod gumawa ng content? Ano daw yung sekreto ko? Actually, napapagod naman talaga din ako, guys. So, tao lang ako. And, ayun, ang sekreto ko is, mas nagiging inspired ako, mas namamotivate ako kapag tinitingnan ko yung mga previous vlogs ko na may mga views na 1,000 views na. Alam mo yung kahit hindi siya maraming views, dikit unlike sa mga ibang mga YouTuber guys, is happy na ako. And also sa mga nagko-comment, sa mga nagtatanong about dun sa vlog kong content na yun guys, ayun yung nagiging motivation ko para
kahit napapagod ako guys, is mag-push pa rin ako na gumawa ng content. So from Grace Cabrera ulit guys, so paano mag-isip ng madaming content? So actually guys, ang hirap mag-isip ng content. Yung tipong gusto mong ma-meet yung YouTube algorithm, gusto mong maging consistent dahil ayun yung dapat mong gawin dahil para ma-suggest ni YouTube sa ibang mga viewers yung video mo. So kasi per week guys, ang ginagawa ko is may one upload ako per week, parang one vlog per week guys. So kailangan ko yon para maging consistent ako at ma-approve at mahabol ko yung watch hour ko guys. Actually guys, hindi pa ako monetize. Yes, para sa mga hindi nakakaalam, yung monetization is ayun yung way of earning dito sa YouTube. Dito kumikita yung mga YouTubers, pero may qualifications yun guys. So kailangan mo ma-meet yung 4,000 watch hours and 1,000 subscribers. So dahil nga na-meet ko na yung 1,000 subscribers and almost 2,000 subscribers na tayo guys. By the way, thank you all sa inyo guys, sa mga nag-subscribe. And yun nga, so hinahawal ko na lang yung watch hour guys. So may iba na ginagawa parang watch to watch, ganun-ganun. Yung iba naman nagbabayad, may mga monetization booster sila na guys. Para may mga plan, nagbabayad sila. Pero ako guys, ayokong gawin yun kasi kapag instant mong na-achieve or na-reach yung isang bagay, is instant din siyang mawawala sa'yo guys. So, never ko yung gagawin. Pero yung pag sa sub to sub or watch to watch, is alam ko okay lang naman siya. Pero be careful lang sa ibang mga YouTuber dyan kasi guys, pwedeng ma-detect ni YouTube yung mga ganong mga paraan or yung mga strategy nyo. Kasi hindi ko alam technically kung ano yung ginagawa nila. Pero ayun guys, so ingat-ingat kasi for some reason guys, pwedeng ma-terminate yung YouTube channel nyo. Or YouTube channel natin guys, if ever. So yun guys, be careful. So ayun guys, yung sagot ko kay Grace Cabrera. So ayan, hello Grace. And eto naman from Aubrey Cabillo Hernandez. So hi Bri. So ayun, sino yung secret admirer mo? So secret admirer, hindi ko alam. Actually hindi ko nga alam kung meron ba. So ayun, ayun yung sagot ko doon. Wala atang secret admirer. So ayun guys. So from Leonardo Ramiro. So, meron siyang YouTube channel, guys. So, ilalagay ko nandito yung mga YouTube channel ni Leo. So, ayan. Paano magmahal? Effort lang ba dapat ng isang tao ang magiging basihan para masabing nagmahal ka? Ang sagot ko doon, guys, is hindi naman nasusukat sa effort lang yung pagmamahal, guys. Actually, guys, hindi ako comfortable sa mga ganitong mga topic, yung mga about love. Kasi, you know, for some reason, I haven't yet experienced that. Pero syempre, tao lang naman tayo, pero alam nyo nga guys. Pero yun nga, ang sagot ko nga dun is, hindi naman basihan ng effort sa pagmamahal guys. Kasi maybe that is one of the principles or factors na kailangan mo sa isang relationship guys. Pero hindi yun yung basihan guys. So para sa akin, ang number one is yung trust. Oo, yung trust. Kasi when you trust each other, guys, dun mo malalaman or dun mo masusukat kung gaano ba siya katapat sa'yo or ka-loyal or kung gaano kayo kahalaga sa isa't isa. So, ayun yung sa tingin ko na sukatan, trust, sumunod na siguro yung effort, Leo. So, ayun yung sagot ko kay Leo. So, kain muna tayo, guys. Ang sarap nyo guys. Ngayon lang ako nakatikim nitong Korean food. Pero, ang sarap. Kasi yung una ko natikman na Korean food guys is yung Samyang. Grabe yung anghang nun guys. Yung 2 times. Ang ginawa ko kasi dati, inalmusal ko yon and kalahati lang naubos ko. Yun, inasid ako. Grabe, sumakit yung chan ko. Kaya hindi ko na siya uulitin guys sa umaga or sa umagahan guys. So, ayoko na siyang kainin. So, eto guys, itong tteokbokki, ang sarap-sarap guys. So, next question. From Marjorie Joy Trimidal, what is your biggest fear? My biggest fear is to lose someone that I love. Wow, English guys. Kasi in-English ako ni Mama Marge. So, ayun. Siyempre, ayaw naman natin na
mawala yung minamahal natin or yung mga relatives, friends, yung mga ganun guys, or yung mga taong nasa paligid mo na naging part na ng buhay mo. So, para sa akin, ayun yung biggest fear ko, guys. Except dun sa fear of heights ko, guys. Ayoko talaga ng heights, ayoko ng rides, yung mga ganun, guys. So, ayun yung sagot ko kay Ma'am Marge. And may isa pa siyang tanong, guys. Wait lang. Kain muna tayo ulit. So, ang tanong niya, guys, if you could have a dinner date with one person, who would it be? In English naman ako ni Ma'am Marge, guys. So, hindi ko siya masasagot ngayon at hindi ko alam. Basta, siguro, actually talaga, hindi ako comfortable dyan sa mga question na ganyan. Pero, kapag dinner date as friends lang, guys, so pipiliin ko yung mga idols ko. So, mga singer yun, guys. Idol ko na singers. Sila ano, sila Morissette Amon, Darren Espanto, Justin Vasquez, yung mga ganun, guys. Siguro ganun. Pero in a romantic way, I don't think so. Wala pa ako naiisip, Ma'am Marge. So, yun yung sagot ko para dun. So, from Tyne Akolyadar, Arkolyadar, or Akolyadar. So, ayan siya. How mo po hinahandle yung time mo? Kasi sa tingin ko, busy ka pong tao. So, ako guys, hinahandle ko yung time ko. May iba-iba naman tayo mga way of handling our time, managing our time, and yun. May work nga kami, may trabaho rin ako sa supermarket and yun. Tapos ginagawa ko rin tong vlog at the same time. Pero yun, handle ko siya in terms of doing my job and doing this vlog. Kapag rest day ko, ginagawa ko yung mga vlogs, ganun. Ginagawa ko yung mga song covers. And kapag naman nasa trabaho ako, guys, nag-iisip na rin ako ng mga future vlogs ko para naman sa next week or sa next rest day ko is makakapag-upload ako ng bagong vlog. So, ayun yung sagot ko kay Tyne. So, from Ma'am Heidi Petalbo, what's your most memorable and unforgettable moment with me? So, my most unforgettable and memorable moment with Ma'am Heidi is yung nagpunta kami ng Kalamba Bayan dun sa simbahan. Pinipicturean ko siya noon. And yon, hindi ko alam na picture pala dapat, pero binibidyohan ko siya kasi nagvo-vlog din ako nun. So yon, parang ayun yung memorable ko, yung naka-post siya, pero naka-video yung camera ko, guys. Or yun nga. So ayun yung pinaka-natatawa ako kapag natatandaan ko yon. So ayun yon, ayun yun, Ma'am Hyde. So ayun yung answer ko dun. And ito naman kay Christine Jane Guyudan, sino yung pinakamatagal mo nang naging crush? So hindi ko, actually hindi ko sasabihin, hindi ko pa, pero magbibigay ako ng initial, guys. So alam na to ng mga classmates ko dati, even sa school, ganyan. Siguro, it starts with the letter J. I-comment nyo na lang, guys, kung alam nyo. I-comment nyo dyan sa ano, comment section dyan sa YouTube channel ko, guys. Dito sa video, guys. So i-comment nyo dito sa video. So ayun, ayun yung answer ko. So, Tinay, alam mo na yan. So, hindi ko alam kung ba't mo pa yan tinanong. Sadyang gusto mo lang talagang i-ano ko, i-expose ko yon. Pero ayun, 2 years naman na yun. Pero hindi ko nasasabihin pa. Initial na lang. I-comment nyo na lang, guys, kung sino nakakaalam. So, kain muna tayo. Ang sarap ka eh. Alam mo, nahirapan lang ako dito. Itong mahaba na to sa ano, sa pag-chopstick. Siguro tutusukin ko. Ayan. Ang sarap din. Actually, may anghang din siya na onte. Kapag yung nasa sauce na, guys. Tik-tikman ko yung sauce. May anghang din siya. Pero tolerable naman. Kayang-kaya naman ng mga hindi mahilig sa maanghang, guys. So, ang sarap nitong chokboki, guys. Super sarap. So, ayan. Kain pa tayo. Kain tayo, guys. So, kung nandyan ka at nanonood, kumain ka na rin. Sabayan mo na rin ako, guys. So, sa next question naman natin, guys. From Deseline Amaro. So, meron din siyang YouTube channel, guys. Ito. Ayan, nalagay ko na lang. Mag-subscribe kayo sa kanya, guys. Magagaling yung content niya. Ang galing niyang gumawa ng mga challenges in public, guys. So, hope na kaya ko rin yung mga ganun, guys. So, ayan. Ang question niya. Mahal pa kaya niya ako? Kung mahal ka pa ba niya, Deseline? Actually, hindi ko yan masasagot. Siguro,
magiging observant ka na lang siguro, tingnan mo kung alam mo yon, yung mga gestures, yung mga ganon, malalaman mo naman sa mga ganon eh, sa mga post niya sa Facebook, sinisin pa ba niya yung mga My Day stories mo, yung mga IG stories mo, or nagbo-view ba siya dyan sa YouTube channel mo, nilalike pa ba niya yung mga post mo, mga ganon, kapag virtual. Pero malalaman mo naman kapag in person, Deseline, na mahal ka niya, kapag alam mo yon, parang pinapansin ka pa rin niya despite of nangyari nung mga nakaraan, kung ano man nangyari sa inyo. So I think doon ikaw din yung makakasagot ng Deseline. So ayun yung sagot ko doon. So try to discover talaga kung mahal ka pa ba niya. So ayan, from Charmaine Team Guillermo, ano mas nauna, itlog o manok? So grabe guys. So siguro ito yung isa sa mga pinaka-common na mga tanong talaga. So wala pa bang nakaka-discover nun guys? Kasi kung ang nauna ay ang manok, so siya yung mangingitlog. Tama. So ayun nga guys. So sa tingin ko manok. Manok guys. Kasi siguro yung ginawa tayo ni Lord guys. Diba? Nandiyan na si Eva at Adan. Ba't pa tayo naging religious? Pero yun guys. Para sa tingin ko, ginawa ni Lord yung ano, yung mga animals sa mismong yung grown up na, yung malaki na sila guys. So I think manok, saka sila ng itlog, parang si Eva at Adan na ayun, saka tayo nagawa, parang ganun guys. So ayun yung sa tingin ko na answer doon, sa tingin ko manok, Charmaine. So ayun, happy. So ayun Charmaine, so ayun siya. So kain muna ulit tayo. Ang sarap ng sauce guys, in fairness. Hindi talaga ako marunong chopsticks, pero ngayon napapalaban tayo guys sa pag-chopsticks. Actually, tinutusok ko yung iba para naman madali guys, no? Huwag na tayo magpakunwari pa dyan. So, ayan. Sarap. So, meron na lang tayong tatlong question. Ito yung next, from John Eric Rebola. Bakit kailangan tayong iwan ng mga taong mahalaga sa atin? May mali ba o talagang kailangan lang? Hindi ko alam kung may mga pinagdadaanan ba ang mga nag-comment guys at mga parang sawi sa pag-ibig, pero ayun, kung bakit tayo iniiwan ng mga mahalaga sa atin. Siguro talaga minsan kailangan nating tanggapin yon, kasi ginagawa nila minsan yon para magsakripisyo para din sa atin. So I think kinagawa nila yon. For example, yung mga parents natin na lumalayo, or hindi naman talaga tayo iniwan actually, sadyang kailangan lang nila ng time to do their own purpose para ma-serve yung kung ano man yung pangangailangan natin. So I think ayun yung dahilan kung bakit sila umaalis muna pansamantala. Pero in terms of mga taong naging mahalaga na sa'yo, talaga naging part ng buhay mo, at yon nangyari na nainiwan ka, sa tingin ko talagang ganun talaga, wala talagang nag-i-stay minsan except sa family and talaga mga friends, yung mga true friends mo. And ayun, sa tingin ko kapag may umaalis, may darating din naman na bago. So ayun yung comment ko or answer ko dyan sa question ni John Eric Rebola. So second to the last question, Aubrey Manalo, from Aubrey Manalo, pinaka best section na napasukan mo? Actually, tatlong section yung pinaka the best, as in. So yung grade 10 ako, yung grade 10 Hope. So ang advisor namin doon is si Ma'am Ruiz. So kung nanonood man ka man, Ma'am Ruiz, so shout out sa iyo. So ayun, para kasing doon sa section namin, kahit alam mo napaka-simple lang, kahit natatandaan ko pa noon yung mga projects namin, yung mga performance ng per section guys, talagang nag-i-struggle kami kasi hindi naman lahat nakikipag-cooperate. Pero yung kapag nagseryoso naman yung lahat, talagang makikita mo talaga na ang saya-saya lang, and yun, parang magkakapatid lang talaga kayo. And yung ibang favorite sections ko naman guys, when I was grade 11 and 12, yung senior high ako. So naging favorite ko yon, yung grade 11 ako, kasi parang first day of senior high, and then ayun, parang iba-iba pinanggalingan yung mga school, and
nadidiscover nyo pa lang yung isa't isa, yung mga pag-uugali, yung mga talents nyo, talents ng lahat. So yun, parang ang saya-saya lang. Yun, and then yung grade 12 ako, na-mix yung section ng 12A and 12B, na-mix na siya into one. And ayun, parang ang saya-saya lang kasi dun sa isang section namin na yun is kompleto na, may brainy-brainy, may mga singer, may mga model, mga parang ganun. Kompleto na all package, may mga dancer din. So yun, kada may lalaban sa amin, kada lalaban kami sa ibang sections, ayun, talagang may pambato, talagang mayroong representative yung section namin. Kaya ang saya-saya and napaka-unforgettable nun. And yung last question, guys, is from Celine Garcia. So, hi, Lency. So, sino si Brace? Actually, yung tanong ni Tinay is connected dito kay Celine. Kasi si Brace is, ayun yung parang ginawa kong code name. Parang ayun yung, hindi mahalata, guys, na siya yun. Parang ayun yung, ano namin, yung naging nickname dun sa kay Jay. So, ayun nga, guys. So, Celine and Tinay. So, i-comment na lang, guys, kung sino nga ba talaga yun. Talagang, hindi ako talaga vocal pagdating sa mga ganon, yung mga personal ano-ano. Pero sana nasagot ko yung mga tanong nyo, guys. So, ayun. So, continue natin tong pagkain kasi last question na yun, guys. Ang sarap. Actually, guys, first time kong gumamit ng chopsticks. Dati sinatry ko siya, pero ngayon ko lang siya ginamit as in sa pagkain. And then, hindi ko talaga alam kung paano gamitin. Pero ngayon, parang madali lang naman siya. Malulas nga lang talaga itong rice cake. Ayun ba yun? Rice cake ata ito. Pag-jokbo ako, guys. Ang sarap. So, kung may mga suggestion pa kayo, guys, na mga gagawin kong vlogs, mga sit-down vlogs, or kung ano man, product review, i-comment lang, guys. Mag-suggest kayo. Huwag kayong mahiya. Andiyan. Ayun. So, yun, guys. Yung sa nag-comment ka ng mga YouTuber dyan, so, kay Grace Cabrera, Jesselyn Amaro, and Leo, mag-subscribe kayo sa YouTube channel nila, guys. Talagang, ang gaganda ng mga content sila at nakaka-entertain sobra. And, guys, ngayon kasi, may hinihintay akong yung lighting, background lighting yun, guys, na in-order ko from Lazada. Eh, hindi pa siya dumating hanggang ngayon. So, ang bala ko talaga, hinihintay ko muna yun para malagay ko na sa background. And yun, para naman maging maganda yung vlog natin for today. Pero hindi ko na siya nahintay. And ayun, kinain ko na itong pinadala ni Ma'am Banji. So, thank you nga pala ulit kay Ma'am Banji. So, ayan. So, kung o-order kayo talaga sa kanya ng mga iba't ibang klase yung mga stuffs or pagkain, yung mga gamit sa bahay or mga essentials. So, PM nyo lang siya guys sa Facebook. So, thank you guys for watching. So, see you guys on my next vlog.